Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay i-share ko sa inyo sa may mga alaga ng pusa. I-share ko sa inyo kung paano magpaligo ng pusa na hindi ba nanlalaban, hindi nangangalmot yung mga pusa. Pasintabi po sa aming banyong medyo dugyot. So, kailangan po natin, ito po pala ang pusa namin, si Shendy, at ito pa ang isa, at ang isang si Dubi. Dubi na, kailangan po natin para hindi nanlalaban ang mga pusa natin pag nililigo. Kailangan natin ng mainit na tubig. Oo, kailangan ay maligam-gam, hindi nyo bibiglaing buhos agad ng tubig sa pusa. Ganito po kami pag naliligo ng pusa. Unahin natin si Shandy. Ito po pala ang anak kong panganay. Ang maganda kong anak na si Ate Jet. Assistant ko po siya sa pagpapaligo ng pusa. Ito po, kumuha ako ng isang tabong tubig. Ito yung malamig na tubig. Then, dadagdagan natin ng mainit pa. Tatansyahin po natin yung tubig kung gaano ka init ba para sa pusa natin. So, ayan na. Babasain natin ang ating pusa. Dahan-dahan po, hindi yung biglang buhos. Kaya nagkaka-phobia ang pusa sa tubig kasi yung biglang buhos ba na ano sila, natatakot sila. Dapat dahan-dahan lang. Tapos, medyo maligam-gam yung tubig. Nasa yung tela ko? Tapos, ang aming shampoo. Madami kaming shampoo sa pusa. Kasi nung dati, may pusa na kami matagal na. Ay, ito ay in-order namin online. Shampoo ng pusa. Pwede rin sa aso. Ano? Madre de cacao with guava. Ito, shampoo natin. Ayan, sasampuhin na natin. Ingatan lang natin malagyan yung kanyang mukha, lalo na yung kanyang ilong at bibig. Makaharang. Ayan. Oh, very good si Shandy. Oh, very good naman yan, ang kanyang mga paa. Ang pusa po namin ay indoor cat. Kaya hindi po naman maduming masyado to. Mga ali-ali kabuk lang po ang ano nito. Kasi dito lang naman ito. Ayan. Pati yung kanyang ano. Basta iwasan lang natin yung kanyang bibig at saka syempre yung tenga, iwasan malagyan ng tubig. Ilong. Oh, diba? Walang kaano-ano yung pusa. Kasi, hindi malamig. Ano, tama lang yung tubig na pampaligo sa kanya. Unlaw na siya. Very good, Shandy. Very good naman si Shandy. Very good. Yung may tapong Shandy. Very good si Shandy. Oh! Ang behave ni Shandy. Ay, hindi na pala nalimutan. Tapos ako ay may tela dito. May maliit akong tela para ito gagamitin ko pang ano sa kanyang tenga. Nilinisan ko yung tenga din niya. Ano sa tenga. Diba yung mga ano ng pusa yung ano. Mga anong tawag doon sa tenga? Ear mites. Pero wala naman yatang ear mites. Ayan. Isa natin. Lagyan ko ng shampoo. Oh, very good naman si Shandy, no? Excuse me nga, Shandy. Excuse me. Ay, hakawa ka talaga. Makukuha ulit ako ng tubig. Ayan, lalagyan ko ulit. Ayan.
O, Shanji, mag-unlaw ka na, Shanji. Unlawan natin. O, Shanji, ka na ako babihig. Ikaw matatapon yung tubig. Mag-unlaw na, Shanji. Shanji? Ayan mo ka, Shanji. Ayan. Para din maliligo ang baby. Madulas pa yung kanyang liin. Pupunasan ko din ito. Ang kanyang mukha. Maglilinis ng mukha si Shandy. Para yung kanyang muta-muta ay mawala. Ayan. Importante din pong naliligo ang ating mga alaga. Lalo na kung nakikitabi sa inyo sa pagtulog kasi may mga parasites din na dikit dyan. Kaya dapat nililiguan din natin. Pangatlong ligo na nila ito mula nang dumating sa amin. Nung unang dating niliguan na namin. Tapos pangatlo na nila ito. Wow! Wow! Tingnan. Wow! Oh! Ano yung ka? Wait! At yung ano yung buntot. Wow! Isa pa? Ay. Isa pang anlaw. Wow! Ay, nagulat siya, nagulat. Alas na talaga. Ay, hawak ka. Gusto mo mawak. O, sige, sige. Alas na, tiga-tigaan mo na. O, akadatapon siya, hindi. Tiga-tigaan mo na yung buntot at tapos na. Ayan, tapos na kong mag-unlaw si Shandy. Maunahan ko na lang kanya. Tapos mamaya ay lilinisan ng cotton buds ang kanyang tenga. Tapos na si Shandy, hindi na madulas? Hindi na. Tapos na po si Shandy maligo. At siya ay magpupunas na. Parang baby din yan. Kailangan ng malinis na pang punas. Si Shandy. Ayan na po ang aming baby. Bagong ligo na po si baby Shandy. Papatuyo na po siya. At next in line si Dobby. Dobby-dobby na. O, dali mo dun, Jet. Ilapag mo dun sa upuan na nakabalik. Next na po si Dobby na. Dobby-dobby. Ay, lumayo sa ano. Dobby. Ay. Ano na po si Dobby-dobby. Ayan, ganyan lang po pag magpapalik. Para hindi nagugulat yung mga tusa. Para hindi nagugulat yung buntot. Ito po palang mga pusa na to ay magpo 4 months sa February 27. Shampoo. Mabango rin po itong shampoo na to. Makakatipid kayo pag nasa galon ang binili mo. Lalo na kung marami kayong alagang pusa o aso. Dyan ka lang, wait lang. Ayan, ibigay ka na natin ang tenga ni Dobby.
Tanggalin naman natin pa yung mga muta-muta. Mukha na. Dobby at ang ilong niya. Baka may kulakulangot. Kulakulangot si Dobby. Ayan. Ang lang na Dobby. Sana may natutunan kayo sa aking tips sa pagpapaligo ng inyong mga alagang pusa. So, salamat sa panonood. Like and subscribe if you haven't yet subscribing. Until my next video, bye-bye!